So ngayon I'm 38 weeks and excited na pumunta ulit ng hospital. Check up din natin ngayon. So magpapagaling natin. Liam, you will see this when you grow up, aww, baby boy. Yan yung kakalikot na. Tambayan lang natin si mama, ha? Squat, squat. Okay. Oh. Hi, ako si Ben. Ako ba naman si Lovely? And this is Benly the Podcast Stories! Everyday update ng pagbubuntis. Ilang weeks ka na? Nag-aayos lang ako. Ubus na yung mga vitamins. So ngayon, I'm 38 weeks and excited na pumunta ulit ng hospital. Check-up day natin ngayon. So magpapaganda tayo. Okay, mga pangga? Magpapaganda tayo kasi kung ano man ang sabihin ng doktor na baka kailangan na natin mag-admit. Beautiful. And so, nalagay na namin sa kotse. Naka-ready na rin lahat in case na mag-admit kami later. So, we'll see what will happen sa aming hospital today. What's up mga kapitbahay? Week 38 and first day niya as week 38. Asawa ko. Ano masasabi mo, mama? Kita mo ang content check ko. Mga kapitbahay, ayan. Liam, you will see this when you grow up, aww, baby boy. Yan yung kakalikot na. Tambayan lang natin si mama, ha? Tingnan mo yung likot mo na, ha? Grabe, oh. Ginagawa mo dyan, swimming ka daw. Oh. In a couple of days, makikita ka na namin, aww, anak. Konti na lang. Kamusta ka, ma? Okay naman. Medyo may sumasakit lang yung lower part ko ngayon. Pero ito na yung nagdi-discharge ka na, no? Kakaroon na. Kung lumalabas yung mga mucus plug ko. So, pakunti-kunti. Pero may color na kasi. Parang pinkish na siya. So, mayroong bahid na ng blood. Ganun. So, anak. Ayan. Makikita mo yan kapag laki mo. Oh, grabe. Ikot mo na. Sumisipa ka dito. Sipa ka dito. Ayan yung moment yung dalawa ni mama. Oh. Every night. Ayan, so mga kapitbahay, medyo konting panahon na lang. We're expecting Liam to actually come out anytime soon. Within this week siguro. Kasi magpapahilab na si mami. Binigyan na siya ng gamot para magpahilab na. Oh, grabe yung tiyan niya. Grabe sumasayaw. Gusto mo talaga naririnig boses ni Papa, anak, no? Konting panahon na lang. We're just really standing by. Anytime pupunta kami sa hospital. Honestly, nakakaba na nakaka-excite. Hindi mo alam kung ano yung feeling. Kasi no matter of days, magbabago na ulit yung buhay namin. It's going to be another spark of joy sa amin, sa family namin. Sobrang excited kami para sa'yo, anak. Really excited for you, Liam boy. Baby boy, butyo ko yung papa and mama. Ayan, so kapag lumaki ka, mapapanood mo itong mga videos na to. And you'll see kung ano yung preparation namin. And you'll see how much we love you, anak. Tingnan natin ang mga mangyayari, ha? So what's that, ma'am? This is evening primrose na ilalagay po sa puwerta. Para saan ito? Para mag-hilab na ako. So 2 times yan. Anong dahilan kung bakit pinapaganito ako ng OB ko? Kahit na 38 weeks pa lang naman ako. Para hindi daw ako ma-overdue. Tapos para hindi sobrang lumaki si baby. Kasi ngayon nasa 3 kilos na siya. 2.9 to 3 kilos na siya. So 2 times a day itong nilalagay. Ito yung first night ko. And kailangan malinis na needle pambutas. So bubutasan muna yan tapos tsaka po ipapasok sa loob. Siyempre hindi na namin papakita yung pagpasok sa loob. Ayun lang! Balitaan namin kayo kung kailan ang pinaka-exact date ni Liam Emmanuel. Kapangga! Actually tamad na tamad ako. Pero kailangan ko tulungan sa sarili. Kaya eto, nagtitreadmill ako 30 minutes every day. Kailangan ko maglakad at kailangan pa na suyuan yung hagdanan namin. Mamaya. Kasi medyo may mga nararamdaman na akong contractions. Masakit na yung pelvic ko rito. Kaya kailangan ko na maglakad. Ayun, ito ginagawa ko everyday habang nag-aantay. Habang siya ay nag-aantay, ako naman nag-aantay ng Grab. Kasi morder ako ng goto, ng long silog, at saka ang paborito niyang tokwat baboy. Pero bawal na siya mag-pork and bawal na rin siya mag-beef. So basically, maglulugaw lang siya. Grabe, no? Waiting game. You can do it, ma'am. Yes. Parang hindi rin ako mahirapan. Hindi kami pareho mahirapan ni Liam. Kaya tinutulungan ko talaga yung sarili ko. Kahit natamad na tamad ako. 19 minutes. Ganyan lang yung lakad ko. Hindi makita pa na. 4.5. Squat, squat siya. Pag
Napagalitan niya ako kasi hindi ko daw dinodocument tong part na to ng pagbubuntis niya. Week 38, day 4. Nag-exercise siya kanina. Tapos, feeling niya daw parang may ulong lalabas sa singit niya. Sobrang sakit daw. Ayan. Parang may ulo talaga. Ganun yung feeling. Ang sobrang sakit. Kasi nagtitake na siya nung evening primrose. Nilalagay sa niya, sa puwerta niya. Para mas lumambot daw yung cervix. Ito yung mga nagiging cause nun after niya mag-workout. Tingin mo ba ito yun? Tingin ko kasi lumalambot na eh, di ba? Sabi mo. Pero ang sabi ni doktora kasi, bumababa yung ulo. Yun, bumababa yung ulo. So, it's a good sign kasi kahit papaano, bumababa na siya. Pero kailangan ko pa rin siyang i-push na kumilos-kilos. Maliligo lang ako para in case of emergency. Mabango naman ako sa hospital. Oo, may nagle-labor ako doon. Medyo hindi tayo presentable. Okay lang naman yun, mga pangga, na hindi kayo presentable. Kasi syempre, ang sakit. Ayan, humihi. Ayan oh, nagtatadyak siya oh. Ayan oh. Yan, tinan niyo, hindi siya pantay. Bangers mode na talaga kami, mga kapitbahay. Konti na lang, konti na lang. Okay, ligo lang ako, mga kapitbahay. What's up, mga Lordy Cakes? Saan po ang sitwasyon ng mag-asawa ngayon? Ganyan sila, kagabi ko pa sila pinagtatawanan. Si Mami, ang sakit-sakit. Tapos si Daddy, yung mukha niya, kaganan. Tapos nililax ulit pag sinabi ni Mami, hindi, okay lang ako. Ganyan na sila buong araw. Okay lang, sabi na nga ako sa akin. Kung basta sabihan mo ako, ha? Hindi naman masakit na kung balak ako, tsaka yung dito. Masakit na kung parang pilot. Kasi nag-a-adjust. Ilang ulit ba yung kailangan sabihin? Alam ko nga, di. Kumbaga, sinasabi ko lang na masakit siya. Pero I understand na nag-a-adjust siya. Kasi nag-yoga ball ako. Yun din, di lagi. Tito mo naman yung vlogger natin, no? Ako na nga yung nag-vlog, so di makaya pa yung mag-walk ng camera. May tito mo makakala. Kaya nga niya maglaro ng ML, nakakarawa. Ayun lang. Lugi. Hindi niya tuloy na sinayang kung bakit sumakit. Tapos pinapapilit niya pa kung ako mag-ganong-ganong kanina ng legs. I-rotate nga yung yun sa pelvic yun para lumuwag yung pelvic. Ganyan-ganyan siya. Si Liam, ngayon ko mag-ganong yun. Ano yan? Pag ganon na, nare-relax ako. May nakita akong comment sa isang mong post, mag-squats ka daw, kinabukasan ng anak na daw siya. Squats nga akong squats eh. Buti na lang siya ng anak siya. Ako ilang squats na ako, ayaw. Oo, umalis na lang muna kayo para malakad mo. Mark, ang sakit! Ikaw dito sa lasit. Nagsasuggest lang naman ako. Yung nga yung kailangan, yung makilos-kilos ka. Kasi yun yung inaano, mag-exercise. Paala ka talaga niyan. CS talaga kalabasan mo niyan, Day. Teka na, natin? Ipasyal natin yung mga aso. Ay, taas bit-bit mo pa. Mas less lang ako. Tahol lang tahol yan. Ako. Ayan. Ito. Makita mo. Ayan. Tingnan mo yan. Yan. Itsurang yan. Tatahol lang yan sa labas. Ito. Ito. Tingnan mo. Sweet, di ba? Nakakita na ibang aso yan. Ma-stress lang ako. Ay, ako mga kapitbahay. Ang paghihintay ay kahit tagal mangyari. 2 weeks pa daw, kami ay naiinip. Ayaw niya na daw palakihin yung anak niya pag tignan mo yung kinakain niya. Ano yan? Ano ba lang? Kala ko ba nagbabawas ka na ng matamis? Chocolate. Ay, meron kang dragon fruit dyan, yan ang kainin mo. Ayaw ko, maybe. Mahirap. Isa ka pa, wala ka pang kain. Mahirap talaga mga suki. Ay, mga pangga pag buntis. Kasi third trimester niya, gusto mo matamis. Grabe. Anong kadagat ng motion kapag lumabas na si Lian? Hashon. Kanya ka lang dyan. Ayun siya mga kapitbahay. Stretching siya. Ito naman, kasulagi ka-juini. Guys, isa sa mga ginagawa niya para after walking is itong yoga ball. Yoga ball siya para at least lumuwag-luwag ang kanyang pelvic. Ayun, sakit, pero laban lang. Kasi iniisip namin baka pag na-CS, or kaya parang hindi mahirapan. Pero ang sakit na kasi ng pelvic ko sobra. Pero kailangan tiyagain dahil papagalitin ako ng asawa ko.
Napagalitan niya ako. Sabi niya, sige, sige, sige. Siyempre, inisip lang kita. Oh. Kasi kaysa magpatalo tayo dun sa tinatamad tayo. Hindi ako tinatamad, love. Nasasaktan na. Masakit nga kasi talaga eh. Ba't ba ang kulit nyo? Kasi inyo masakit eh. Nasasaktan nga yung asawa ko eh. Pero okay lang. Kasi ano, ginagawa naman natin itong mga mamising nila para sa atin. Para hindi rin magka-problem si Bino. Oh. Tsaka para mas mabilis tayo mag-anak. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan, so, guys. So, laban lang tayo, guys. Mga mamis dyan. Kahit, ayan, kahit masakit. Pero ito medyo nakakakalma ito pag ikat-ikat ko sa bola. Nakakalma ako. Bola-bola. Ano? Upo na ako. Sige, saan ka kumapit? Tapos lang niya mag-workout. So, doon sa nakita nyo. Pag-shower na rin siya. Actually, dapat may dinner kami tonight. Kasama na para sa birthday ni Kelly. Kaso nga lang, since hindi niya na talaga kayang lumabas and medyo nag-aabangers na talaga kami. Dito na lang kami kumain sa bahay. Ilang araw na since September 1, today is September 9. Nag-aabang tayo. Sinimulan natin tong vlog na to. Pakunti-kunti, sinasabi namin kung ano nangyayari and all. Hopefully, sa susunod na vlog, eh, makikita na natin kung madedeliver na natin si Liam. Sino kung kanyang si Liam? Yes, kung sino ka mukha ni Liam. Sino kaya? Feeling ko ikaw talaga ba? Kapa? Ganun yung mukha ni Baby Liam? Yan. Ano, kumakain lang kami ngayon. Papakiramdaman from time to time, okay or hindi. Ayun lang, in-update lang namin kayo. Let's see what will happen. Anong mangyayari sa mga susunod na kabanata. So again, please subscribe to our channel. Yes. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nakita nyo konti-kunti na kayo bumabalik sa pag-vlog. Actually, we would just wanted to share kung ano nangyayari sa amin everyday sa journey namin. Sa mga ganap sa buhay. Actually, excited kami na soon kapag nakakapanood na si Liam. Makikita nyo itong mga videos na ito. Exciting, exciting. Thank you YouTube sa memory thank cloud. Anyway, kakain na kami. See you guys later. Hi guys, akala namin labor na, ending. Gutom lang pala. Ngayon ay September 10 na. Medyo nagmamild, hindi ko alam kung ang tawag sa construction work yan. Construction. Yung kanina mga bandang ano yun, 5-4. Ako nagising niya, pero sa kanina pa hindi siya nakatulog talaga. Hindi pa ako nakatulog dahil napakasakit na talaga. Pero ngayon nilalabanan ko na yung sakit. Sabi ko nga sa asawa ko, pag ba nailabas ko na si Liam mula ng sakit, hindi siya ata sure. I'm sure din, malay ko pa. Kalimutan ko na yung experience kong ganito mga panggano sa anak ko. Eh, basta ang hindi ko lang makalimutan. Tapos kung mga anak, sabi ko ayoko na. Yun lang. Ito ngayon kami. Breakfast naman kami. Ngayon ay time check. 7 a.m. in the morning. Siyempre, kapag katas mo kumain, hindi ka naman pwede matulog agad. Ending, tambay-tambay ka muna. Pero mga pangga, ito yung mga tinitreasure namin yung mga pinagalak ko. Kasi, hindi naman natin alam kung maulit to. Kaya, lahat ng moment na yan, masakit man, mahirap man, nakakapagod man, i-treasure niyo yung moment na yun. Kasi dahil dyan, pipibay kayo. So feeling ko, yan ang nagpapatibay sa relasyon namin. Kasi wala siya magawa. Kain din siya ng kain.
Kung medyo alanganin yung asawa nyo, panoorin nyo ng asawa nyo itong vlog na ito. Tingnan mo sila, oh. Okay sila, oh. Tayo, hindi. Char lang. Kailangan nyo lang mag-communicate na maayos. Sa kahit anong bagay, kailangan nyo lang talaga mag-communicate para magkaroon kayo understanding. Kasi ako gusto ko kumain sa kama. Ayaw niya. So sabi ko parang lagi naman ako nasusunod. So this time, sinunod ko siya. In my defense, hindi sa ayaw kong kumain sa kama. Kasi alam kong kailangan niya ng kumilos na kumilos eh. So kailangan ko nang sanayin na okay babe, masakit talaga yan. Pero kailangan mong ikilos. Kasi kapag hindi mo siya kinilos, baka lalong mas mahirapan ka. So mas maganda, kumilos ka na kahit tinatamad ka. Pinupush ko siya ng pinupush. So ngayon, mga pangga, kami dalawa talaga, nagtutulungan kami sa isa't isa. Kumbaga, pinupush namin yung bawat isa. Katulad nung kanina, napanood nyo naman yun, nahirap na hirap akong mag-workout. Pero pinupush niya ako. Kaya mas nagganado ka kasi may taong nagpupush at nagmotivate sa'yo. Hindi yun dahil dapat sarili mo lang, ganyan, ganito. Iba rin kasi yung mga pangga pag may katubang sa buhay. Saka isipin nyo lang yan, mga kapitbahay, na sa mga kalalakihan dyan, hindi ko naman sinasabing perfecto ako, no? Pero sipin nyo na lang yung sacrifice yung ginagawa ng mga misis nyo for almost 9 months. Tapos yan lang yung hinihilingin nila sa inyo, suporta, hindi nyo mabigay. Bigay natin sa kanila. Kasi kung hindi sila nagpakahirap, walang batang mabubuo. At itong batang ito, ito na ang next follower ni Jesus. So, mabibigay ng kaligayahan sa inyo. Yes, pero masaya lang mga pangga kasi ilang araw na lang to. Sa ayaw at sa gusto namin, lalabas at lalabas talaga si Liam. Ako feeling ko nga, hindi araw eh. Inihintay lang talaga ni Liam para terno-terno silang mag-iina. Si Ikay, August 11. Si Mami, December 11. Feeling ko to, September 11 to eh. Actually, gustong-gusto niya talaga mag-i-11 si Liam. Kaya natin tulad ha. Kaya tayo. Abang umiiri ka, baka umiiri din ako. Mga kapitbahay, again, thank you for watching this video. Sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe to our channel kung na-enjoy nyo yung mga content na ginagawa namin. Yes. Again, this is part of our life. We just wanted to share with you guys. And most especially, gusto namin kasi itong balikan. Soon, lumabas si Liam. Pinapanood namin siya. Kita-kita tayo sa next vlog. Hopefully, yun na yung mga anak si Mami. And thank you guys for joining our journey dito sa pregnancy na to. Yun yung man nakita yung simula ng pagbubuntis ng aking asawa, pero at least nakahabol tayo kasi nakabalik kami sa pag-o-vlog. Yes. Thank you, Lord. And ako po si Benj. Ako naman po si Lovely. And this is Benji the Pangga Stories. Bye!